What's up mga katropa and welcome to Joms TV. At sa vlog na ito ay mag-share ako sa inyo ng tips how to overcome academic burnout. Para sa inyo ito mga katropa, kaya huwag lang kayo bibitaw sa ating vlog. Pero bago muna yan mga katropa, ano nga ba itong academic burnout? Ito yung puntong nai-stress or hindi kaya hindi na natin kayang gawin yung mga task na dapat natin gawin. Lalong-lalo na kung sunod-sunod yung mga deadline or sunod-sunod yung mga pinapagawang task sa inyo, eh hindi nyo na talaga kaya. Kaya naman mga katropa ay isa puso at tandaan nyo ang salitang bagets. Ano nga ba ibig sabihin itong salitang bagets? B stands for be resourceful. Plan and ways how to get things done without harming yourself. Pero by the way nga pala mga katropa ay nagsulat ako ng ways how to overcome academic burnout. So ito po ay sinulat all by myself para sa ganyan ay hindi tayo mahirapan sa pag-describe dito sa ating vlog. Balik na tayo doon. Number 2 is use a solution of yours to help you cope up, especially if your task is difficult or challenging to do. A stands for avoid procrastination. Now pa lang, gawin mo na yung mga dapat mong gustong gawin. Iwasan yung mga bagay na nakakapag-distract dun sa iyong task na dapat gawin. And lastly, kailangan be smart all the times and keep calm always. So kailangan relax lang, gawin mo lang ng pa-easy-easy or paunti-unti para sa gayon ay hindi ka masyadong mabigla. G stands for get a healthy lifestyle. So kailangan mga katropa plenty of sleep to avoid na laziness or tinatamad dahil inaantok ka or kulang ka sa tulog. Exercise yourself before proceed with your task. Ayan. So exercise siguro kahit warm up lang gaya niyan, ganito, or di kaya push-ups kung kaya. Ayan. Communicate with the other people, especially your grandparents, your groupmates, your classmates, or your professor. So mahalaga din po na magkaroon po kayo ng communication with other people. Letter E stands for enjoy your day. So habang ginagawa ang mga task, sabayan mo ng kaunting relaxing music, ayan, for relaxation and full day motivation. So mahalaga po ito, no, para naman ayos sa gayon ay mawala yung inyong boredness or laziness. So paborito mong music, kahit K-pop man yan, mga pang 90s or so on and so forth, ikaw na bahala, basta sabayan mo ng relaxing music. So also, do not be anxious or nagmamadali habang may time, ay gawin yung task, if I were you, paunti-unti sa isang araw. So kung matagal pa yung deadline, well, gawin mo siya paunti-unti kung hanggang saan lang yung kaya mo. Yun. So hanggang maaga pa lang, eh gawin mo na. Kaysa naman yung gagawin mo, malapit na yung deadline. So dyan ka magkaka-problema. E stands for time management. So must create a schedule. Be aware of your deadline. So kailangan meron kayong schedule na kung saan doon nyo po ilalagay yung mga deadline nyo or yung mga deadlines pala rather ng mga task na kailangan mong ipasa. And if you have free time and nagawa mo na yung mga gusto mong gawin, do the task little by little until you finish. So sabi ko nga dun sa letter E natin, which is enjoy your day, ay maaga pa lang, eh gawin mo na. Kaysa naman yung late mo pagagawin o gagawin mo pa lang hanggang malapit na yung deadline, eh sabi ko nga ay talagang magkaka-problema ka or magiging problemado ka. So kailangan earlier pa lang do it little by little. So mahalaga po itong time management para sa inyo. S, which stands for stick with your goal. So must have a plan A, plan B, para naman sa gayon ay pag nag-fail yung plan A ay meron ka pang plan B na may execute. So mas mahalaga na meron po tayong backup plan once or in case na mag-fail yung nauna mong
plano para naman sa gayon ay hindi ka totally failure. And also mga katropa, be aware of your goals. So kailangan meron ka talagang goals na kailangan mong i-pursue. So kung may plano ka, then go ahead because nothing is impossible for you. Sinasabi ko sa inyo yan mga katropa. Ayan. And lastly is be knowledgeable in your task that you must to do. So kailangan alam mo yung gagawin mo. Sabi ko nga kailangan may plano ka. So napakahalaga po yan. At ngayong natandaan nyo na ang salitang bagets na way how to avoid academic burnout, meron na akong kaunting idadagdag para sa inyo. Ano nga ba ito? Well, always remember mga katropa na hindi magiging effective ang salitang bagets kung walang seek to God. Dahil napakahalaga nito mga katropa sapagkat mahalaga na mapalakas mo yung iyong pananampalataya. Sabi nga sa Bible verse ay faith can move mountain because God loves you. Ayan, so be calm, be positive, avoid being nega. Ayan, although na nagiging nega ka, ay why not isipin mo yung opposite. Instead na nega, why not positive? Yung imposible na sa tingin mo ay hindi mo kayang gawin, well, ngayon pa lang ay gawin mo na. Dahil sabi ko nga, napakahalaga po ng guidance with the Lord and also mga katropa with your family, friends, and your loved ones. And also mga katropa, huwag maghihiyang magtanong sa iyong mga kaklase kahit hindi mo close, kahit kaaway mo pa man. Basta ang importante is you have a strong relationship with the other people, your family, friends, loved ones, in your classmates. Yan. So ayan mga katropa, I hope na enjoy, na inspire at na motivate kayo sa aking tips how to overcome academic burnout. Basta mga katropa, lagi niyong tatandaan at lagi niyong sa puso ang salitang bagets. Thank you very much po sa pakikinig sa ating vlog. Ingat po kayo palagi and God bless po sa inyong lahat.